Masusubukan ang tatag ng rookie team Comelec Vanguard sa kanilang bakbakan ng DNR Warriors bukas, alas 2 ng hapon, na gaganapin sa Phil Oil Oil Center sa San Juan City. Napakahalaga na maipanalo ng Comelec na may 1-3 win-loss record ang kanilang huling dalawang game para sa posibleng slot sa next round ng UNTV Cup Season 10. Subalit malaking balakid sa kanila ang DNR Warriors na hindi pa napapayukod sa huling apat na laban. As of now, the team morale is mataas pa rin. Confident pa rin kami na kaya namin makapasok sa next stage natin. And ang gagawin namin is, yung training namin as is pa rin. Adjustment lang and siguro motivation lang sa mga players natin to execute better despite the fact na mas malaki kalaban namin. Dapat execute pa rin natin yung mga plays natin. Nasa kaparehong sitwasyon din ng Comelec ang SSS Kabalikat. Ang SSS na may 2 panalo at 3 talo ay kinakailangang manalo sa NHA Homemasters para manatiling buhay ang kampanya nila sa liga. Kaya naman mas doble pa ang effort na gagawin ng SSS para masundan ang kanilang second winning streak at magiba ang Homemasters na mas malalim ang bench sa kanilang sagupaan alas 3:30 ng hapon. Sa ngayon, isang beses pa lang natalo ang NHA sa huling 5 laban. Sa kabila nito, mataas pa rin ang moral ng SSS matapos ang impresibong panalo noong nakaraang linggo laban sa Judiciary Magis. Yung panalo na sobrang malaga sa team kasi biglang nag-low moral yung team. So sabi ko, just one game at a time, focus tayo sa game natin Judiciary. Pag nanalo, another game, focus tayo on to the next game, on to the next game, on to the next game. Kaya sabi ko, positive lang kayo, bear with us, dami tayong gagawing adjustment. Pipilitin naman ang DOJ Beacons na makapasok sa win column sa kanilang banggaan ng Malacañang Team o PPMS Trailblazers alas 5 ng hapon. Ngunit tiyak na pahihirapan ng Trailblazers ang DOJ dahil must-win situation na rin ang Malacañang Team na may isang panalo at 3 talo. Mahigit 2 linggo ang naging preparasyon ng DOJ para sa kanilang susunod na laban. Number one is conditioning talaga kasi na-outrun kami. Hopefully maka-adjust kami sa conditioning and makasabay kami sa mga fast break nila and better defense sa amin. Live pa rin ang mapapanood ang triple header game sa YouTube channel ng UNTV News and Rescue at UNTV Sports and Charity. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinangalagahan.